Pork holiday sa Lunes sa Commonwealth Market. Pero hindi raw yan welga. Hirap lang daw kasi sa supply ang mga nagtitinda sa kabila ng pangakong tulong ng Department of Agriculture. Eh saan nga ba napupunta ang mga inangkat na baboy mula sa Mindanao? Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Isa ang Commonwealth Market sa Quezon City sa mga dapat na binabagsakan ng murang baboy mula sa Department of Agriculture. Tulong sana ito para matugunan ang krisis sa supply. Pero ayon sa mga tindero, hindi araw-araw ang dating ng supply. Kung meron man, hindi sapat para sa lahat. Nasa 1,000 baboy raw kasi ang kailangan para masuplayan ang lahat na nagtitinda sa Commonwealth Market. Pero higit 100 lang ang binigay sa kanila. Araw-araw bigyan nila. Eh kaso ang ano nila isang beses lang eh. Eh kami wala pa nga kami natatanggap kahit isang beses. Kinalakay ang supply ang lahat. Kaya kanina nagpaalam ang lahat ng pork dealers at vendors ng Commonwealth Market na hindi muna sila magtitinda sa Lunes. Hindi naman daw ito protesta. Wala na lang daw talaga silang magawa. Kung hindi raw matutupad ang pangakong supply ng DA, hindi nila kakayanin kumuha sa iba dahil mataas ang farm gate price at may price ceiling pa. Magpakatotoo tayo. Kumikita ba tayo sa 270? Ang laki ng lugi. Gusto namin matulungan ang consumer natin. Why not? Sabi ko, pero paano naman kami? Ubos na ang puhunan namin at wala na kaming ipapaubos. Ang Las Piñas Market dapat ngayong linggo rin makakatanggap ng baboy mula sa DA. Pero hanggang ngayon wala pang dumarating sa kanila. Nagiintay din po kami kasi since na well-coordinated naman po yung DA dito po sa aming market. Ang dahilan pala ng problema, sa ibang lugar umano na pupunta ang mga baboy. Sa halip na sa Metro Manila, sa mga kalapit bayan tulad ng Pampanga at Bulacan ito dinadala. Doon mas mataas ang kita dahil walang price cap. Bigyan tayo ng inkondisyon na ilipas sa Metro Manila ang baboy. So kung ilabas nila yan, out yan sa subsidy. Pinaiimbestiga na raw nila ito sa NBI at CIDG. Ang mga pasaway, mabablocklist at tatanggalan ng transport subsidy. Hirit naman ng mga dealer, ipatupad ang price cap sa buong Luzon para walang mananamantala. Nangyayari kasi sa ibang nagpapadating ng baboy galing sa Visayas, Mindanao. Instead na para dito sa atin sa Luzon, sa Metro Manila, mas mataas na nakukuha ng outside Metro Manila. Mas napipresyuhan pa nila. Pinag-aaralan na raw ito ng DA. Magsusurveillance rin sila para matiyak na sa Metro Manila mapupunta mga baboy. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.